pagmoderno ng panahong ito, kasabay din ang teknolohiya na umaasenso. Kaya, umusbong ang social media na tinatawag ng mga tao. Masaya kapag may social media, nakawiwili at maraming magagawa. May Facebook, Twitter, YouTube at iba pa na tiyak na magiging updated ka sa mga balita. Ngunit sa kabilang banda, nandyan ang negatibong epekto nito, cyberbullying at cyberattack na talaga bang nakakasakit na ng puso at nakakasira ng buong pagkatao. Hindi ka ba nakokonsensya na dapat ang tinatawag natin na social media ay puno lamang ng kasiyahan? Ngunit ngayon, ang tinatawag mong social media na dating libangan ay unti-unti nang napapalitan ng katatakutan at nagiging sanhi ng kalungkutan. Dahil sa maling paggamit ng social media, may mga buhay na nasisira. Sabi nga nila, think before you click. Dahil ang nasirang pagkatao ay hindi na maibabalik. Nakasalalay sa iyo kung paano mo ito gagamitin. Ang tama ay dapat ang iyong laging pilihin para sa huli ay sa mabuti ka dalhin. Bilang isang netizen at responsible user ng technology or social media, dapat nating isaalang-alang ang iba't ibang roles as a cyber citizen. Those roles are the following. First, use respectful and kind language. Second, treat others the way you want to be treated. Third, don't share private information. Fourth, don't plagiarize from the web and use your own words. And the last one is follow security measures. Those five roles can help everyone to avoid the different cyber crime. Bigger problems but no action. Our world is in a big trouble. Are we too late? No. We should take action. Fight against cyberbullying. And respect other people.